Good morning, kayo nakatutok pa rin sa Panahon TV. Magpapatuloy ba ang mahihinang pag-ulan sa susunod na mga araw? Alamin yan sa 3-day weather forecast mula sa PAGASA. Sa Baguio City, City of Pines, kung balak mong umakyat para mamitas ng famous nilang mga strawberries, asahan na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan bukas. Pagdating naman ng Martes at Miyerkules, sisikat na ang araw pero may chance pa rin na mga mahihinang pag-ulan. Ang temperatura mababa lamang na maglalaro sa pagitan ng 14 to 24 degrees Celsius. Sa mga masisipag natin mga estudyante at rural workers sa Metro Manila, asahan ang pangkalatang maaliwal sa panahon sa susunod na tatlong araw, maliban na lang yan sa tsansa na mga pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot pa rin yan ng patuloy na pag-iral ng hanging amihan sa bansa. Ang temperatura aabot ng 32 degrees Celsius. Kung balak mong bumisita sa Cebu para matikman ang famous nilang lechon Cebu, asahan ang magandang lagay ng panahon bukas pero may tsansa pa rin ng mahihinang pag-ulan. At pagdating naman ng Martes at Miyerkules, bagyang gaganda ang lagay naman ng panahon dahil all good weather condition ng iiral maliban na lang sa tsansa ng mga pulupulo o mga dagdi ang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Ang temperatura ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Dorian, capital of the Philippines, Metro Davao, pangkalahatang maaliwala sa panahon ng iiral sa susunod na tatlong araw. Maliban na lang yan sa mga tsansa na mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi, dulot yan ng localized thunderstorms. Ang temperatura, papalo ng 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga, kung balak mong mag-island hopping dito, ayon sa inyo ang lagay ng panahon dahil asahan ng all good weather conditions sa susunod na tatlong araw. Kakambal ito ang temperaturang papalo ng 33 degrees Celsius. At dahil araw ng Linggo ngayon, ating bibigyan tampok ang mga larawang inyong ipinadala sa paibabang tema kada araw. Sa unang larawan na may temang happiness, may kita si JD na bakas ang saya sa mukha ng makaharap niya ang isang stingray. Yan ay mula pa sa kinatuan sa Surigao del Sur. A commuter's daily problem. Yan ang may kita sa litrato ni Leo Castro sa Regalado, Quezon City na may temang black and white. Ang susunod naman na larawan na may temang light and shadow, baka sa larawan ang kalungkutan sa litrato ng isang lalaki na mag-isa kasabay ng paglubog ng araw. Yan ay kinunan ni Carl Malazarte na mula sa Pasay City. Kung ito naman ang makikita mo, tiyak kakalma ang iyong isipan. Yan ay mula pa sa Camarines Norte na kinunan ni CJ Canicula na may temang tranquility or calm. At ang huling larawan na ipinadala ni Popoy Kaisip, makikita ang nagagandahang bulaklak sa bingget. Naka Popoy, mukhang mabango yan ah. Ito ay may temang nature. Namangha ba kayo sa mga larawang ipinadala sa aming programa? Ilabas na ang natatagong galing sa pagkuha ng litrato at magpadala na sa amin. Narito ang mga paraan. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng iyong adventures, food trip, weather situation, scenic spots, festival or events na iyong pinuntahan. Pwedeng ipost sa aming social media accounts o sa iyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. At dyan nagtatapos ang aming programa live mula sa PAGASA Weather Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Abzuna. Have a blessed Sunday at mag-ingat po kayo.